sukses. Yeay! So, nagugulat ka. So today, meron na kaming isang nag-hatch na chick. Ayan na siya. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, nakadilat na yung eyes niya at nag-tweet-tweet-tweet na siya sa loob. So hopefully, yung mga kasama niyang egg, mag-hatch na rin. So, today is... Mommy, wait, wait, so alam ko, nasa naka 21 days na sila mahigit eh. So, ayan, nag-hatch na siya. Ah, 18. So, 18 days. Ayan, ang bilis niya. Mm. So, hopefully, sa mga susunod na araw, makita natin uli na mag-hatch yung ibang eggs. So, bigyan namin kayo ng update. So, good morning! Na-update tayo sa ating mga chicks. Meron na tayong 5 chicks na na nag-hatch. Meron ditong isang yellow na yellow at saka meron namang black. Ayan o. So, 5 na sila ngayon. Ayan. So, 3 ito. 3 magkasama. Tapos yung 2 na doon sa kabila. Ayan na, may basag na doon o. Maglalabas na yun mamaya. Ayan. Closer look niya. Ayan. Ang cute. Ito mukhang bagong labas to. Kulay black siya. Wow. Ang cute. Ah, dami na may crack. Dami na. Ang cute. Kamay. Ayan. Medyo maingay na sila. Hungry na sila. Oh, ang cute. Itong unang hanay, ito yung na-order namin sa Pampanga. Tapos, sila yung na-damage dun during shipment. Ang daming nabasag nung i-deliver dito. Ang daming nabasag. So, ang dami rin parang na-damage dun sa mga shells niya nun. Bumaho na nga yung packaging niya. So, parang inisip namin baka hindi siya mag-hatch ng maayos. Baka na-damage na yung mga eggs. Pero, luckily, ayan, may mga nag-hatch na chicks. So, tingnan natin kung lahat ng natira na yon. Ilang dosena yun di? 2 dozen? Ay, hindi. 2 tray? Ah, 2 tray yun. Bali, ilan, parang 15 pieces yata yung nabasag nun. O 20. So, hopefully na mas madagdagan sila sa mga susunod na araw. Ayan. Ang dami ng mga nagka-crack. So, mamaya, malamang sa malamang, lalabas na yung mga yan. Ayan. Oh, ayan o! Ayan na! Hello? Dito pa, meron dito. Ito di o. Ayan, basag yan. Tignan na natin ayan. Ito. So, ayan, ibabalik muna namin. And then, sarado kasi yung temperature sa loob is baka mag-drop eh. So, mamaya, bigyan namin kayo uli ng update. So, ayan, ang dami na namang napisa ngayon. Oh, careful lang ate ha. So, ililipat muna namin siya sa temporary brooder na ginawa namin. Ayan, ate, careful lang. Very soft. Ayan, nililipat ni ate dun sa styro. What's a styro? Ay, basa yun. Basta yun, tuyo na yung tuyo na yung feathers nila. Pwede, ate, careful. Wala, lumabas siya di. Ayun. Oh, get that. This one, ate, ito, makulit, to. Ito? Careful, hawak, ha. Basta mga tuyo na. Ayan, ayan pa, naglalangoy. This one. Ito? Mm-hmm. No? Pagbasa, wag muna. Careful, ha. Ito pa. Ito. Ayan sila. Ito. Gutom na sila.
This one. Careful. At itong naglalangoy na isa. That's one. Yan. And that's it. At this one. Okay. So, ayan na. Okay na muna. Hindi pa yan. Hindi pa sila ready. Wet o wet? So, wet pa yan. Hindi pa pwedeng dalhin. So, ito na ang makukulit. Oh, ang dami na nila. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 pieces na yan. Nandiyan dyan. Mga tuyo na yung mga balahibo nila. 13. 14, 15, 16, 17, 18. So, meron na tayong 18 chicks na na-hatch na. At marami pang mga basag. So, marami pang mag-hatch dyan mamaya. Meron tayong isang hindi sinuwerte. Ayan siya. So sad. So, hindi siya nakahinga, pero natanggal siya. Ayan, namatay. Oo, namatay. Ayan sila. Parang mahina yung isang yun, oh. Hindi siya nakatayo. Ganun talaga, may hindi pa pinatayin sila. Kailangan ayan na sila. Makukulit na sila. Babalik na muna uli sila sa loob. Para mainitan sila uli. Yan, matututo na silang kumain yan. At uminom. Sige. So, update namin uli kayo mamaya sa mga lalabas pang mga sisiyo namin. May isang... Ito na yung makeup brooder natin. So, kahapon meron tayong chest or ice chest na temporary brooder para dun sa mga dugod. Ito naman, dito natin sila lilipat. Temporary din to. So, mga 1 week lang maximum na magstay sila dito. Kulungan to, nilagyan namin ng palibot na plastic para may sahod din sa ilalim na plastic. Ayan, para walang hangin na makakalusot para sa ating mga chicks na day old. And then, fresh na ipa to, talagang sinahod namin mula dun sa gilingan. Tapos, lagyan natin ng karton sa pin kasi kakain pa yan sila. At hindi pwede yung ipakakainin. So, lagay natin to. Dito natin ilalagay yung pagkain nila. Ready. Tapos, pati yung inumin nila. Ayan. So, kunin na natin. Ito mga chip-chips. Chip-chip-chip-chip-chip. Gising na to mga to. Marami rin ito. Ayan. Tingnan natin kung ilan na sila. Chip-chip-chip-chip. Chip-chip-chip-chip. Chip-chip-chip-chip-chip-chip. Chip-chip-chip-chip-chip. Chip, chip, chip. Ayan. Siguro, mga 20 plus na yung bagong hatch natin. Okay. Sama wala na yung hatch dito. Wala na yan. Apa. Ano mo yun? Kadami namang chip, chip. Oh. Kadami namang chip, chip, chip. Okay. Kadami namang chip, chip, chip yan. Chip, 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 chip. Chip, chip, chip. Kadami dami yan. Oh, yan na sila. Tuyo na silang lahat. Dami. Chip, 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 chip. Oh, count tayo. Ay, ako. Ay, doon kaya muna sila sa thermo chest. Bakit? Tapos yung nasa thermo. So, marami-rami itong mga to. Siguro, mga 20 plus itong mga to eh. Tapos, yung kahapon na nauna, nasa 15 yata ito. So, hopefully, makakuha sana tayo ng... swerte tayo pag naka-hatch tayo ng 50 plus. Nasa 100 eggs to eh. So, sana makakuha tayo ng nasa 50 plus pataas pa. Pero itong... Oops! Pero... Yan, nilipat sila ni Daddy. Ba? Oh, may pumunta na kaagad sa ipa. Mainit-init pa yung ipa niya, ha? Ba, ikot-ikot na kayo ba? Roaming around. So itong nasa first line ng ano ng incubator, ito yung na-order namin from Pampanga. Sila yung mga na-damage. So ilan lang nag-hatch dito? Itong natitira mukhang malabo na siguro itong mag-hatch. Ayan o. So, lipat muna sila sa...
Oh, closer look. Hindi, lipat mo na silang lahat dyan. One, two, three. So, ayan. Yung nakalagay dito is 37 chicks. So, 51 chicks na lahat ng na-hatch natin. Ayan. Meron pang isang natira dito. Kakapisa lang kasi niya. So, basa pa siya. Hindi muna namin siya kukunin. Ayan. So, ito na sila. Ayan. Okay. So, balitaan namin uli kayo sa mga kaganapan sa aming mga bagong hatch na chick. At kung ilan pa yung mapipisa dito sa mga natitirang itlog. Okay? Bye-bye. Good afternoon! So, ito na ang latest update sa aming first batch ng Rhode Island Red na in-incubate namin. Last 2 weeks ago, lumabas na sila. And ayan, 2 weeks na itong mga chickens na to, itong maliliit na chicks na to. At thank God kasi 57 heads yung nabuhay. So, may mga namatay pero maswerte pa din kami kasi 57 yung nabuhay sa kanila. At, ayan, looking good naman, makukulit, mahaharot, at malalakas silang kumain. Ayan, kung may makikita nyo yung white and black na yan, naligaw yan eh. Isang black Australoft at saka isang white Sussex yata ito. Nakakatuwa ang kukulit nila. So, later, yung batch na nandoon sa brooding pen namin, ililipat na yan sa breeding pen na ginawa namin sa bukid. Tapos, itong batch ng sisiw na to, which is yung 57 heads na to, ililipat namin doon sa malaking brooding pen para hindi na sila crowded. Kasi crowded na sila dito eh. Tapos, may papalit uli dito. Kasi, sa inyo, may nag-hatch na kami na bagong mga sisiw. Pero hindi sa amin ito. Sa kaibigan to ng ni Daddy. So, yan. Kung makikita nyo, mga black Australoft din sila na chick-chick. So, ayan. So, nakakatawa. Ayan, mayroon pang natira sa taas. Ano naman yan? Itlog na aming native na manok dito. So, nakakatawa kasi successful tayong nakapag-hatch dito sa incubator na nabili namin. At successful nating napalaki sila for 2 weeks. Masisigla, makukulit, at malalakas kumain. So, thank God. At nagiging maganda naman yung takbo ng aming pagsisimula ng negosyo dito sa probinsya. So, ayan. I-upload ko tong video na to. And then, sana magustuhan nyo. At huwag din sanang kalimutan kung magustuhan nyo itong video namin. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel. Yun lamang po, and ingat tayong lahat!